sa inyong lahat, mga subscriber ko. Mga nabentahan ko na lang yung may gusto kong topic na pag-usapan. Bali, kung paano ba natin malalaman kung ating nabiling helmet is fake ba siya, genuine, authentic. So ngayon, pinagsama-sama ko lahat ng mga posts ng mga iba't ibang tao. Tara, boss! Umpisa na natin ito. Let's get ready! Mga boss, so yun na nga. Fake na helmet. So lahat ito nakabase ito sa mga findings na mga nalaman na kung fake ba yung helmet or rig. Okay. Newbie question, may fake po ba na AGB? Paano ko kasi bumili? Ayan. So usually, yung mga fake, nasa Lazada, Shopee, yan. Dyan usually mabibili yung mga fake. Tapos, compared sa talagang totoo na price ng helmet, is napakalayo. Like for example, meron dito sa may presyo ng K3SB niya is 7,623. Ang nakalagay na description dito is AGB free shipping new blue motorcycle helmet bayad. May AGB rin natatak. Ang presyo nyo is 3,900, which is dual bison na siya. So, dun pa lang talagang... Oh no! Kasi K1, ang presyo ng K1 sa market, nasa mayroong... Ang price range niya nasa... May mabibili ka na ng brand new, may less than 10K, meron din naman na as a high of 14K. Yan yung mga nakikita kong pricing ng K1. Eh, ito, dual visor na. Dual visor na siya, pero 3,900 lang. So, if... Eh, parang it's too good to be true pagka sobrang mura ng helmet. Aww. Ito ba, isa. AGB Pista. Grabe, yung winter test na pag pista kasi ang pricing ng pista nasa ang price range niya siguro may makikita ka 55,000 yan 50,000 tapos may nakita rin ako ang pista ang pricing 90,000 yun yung pinaka most na nakita ko yung pinaka mahal na nakita ko sa isang seller na binibenta niya 90K. Always remember din, mga boss, pagka mga ganyan na yung price ng helmet, talagang ang, ano niya, made in Italy na. No? Or sa ganyang pista, yung iba kasing entry level ng helmet, hindi na siya made in Italy. So, ayan, meron dito yung winter test din na 2019. Grabe, limited edition to. Wala ka nang makikita nito, pero sa Lazada meron pa. Ang presyo? 7,999. Marami rin ako nababasa sa mga comment section na ay okay na yan, gusto ko yung design niya, ganito, ganyan. Gusto ko yung design. Okay na sa akin kahit fake, ganyan. Pwede siguro bilhin mo, i-display mo. Pero yung bilhin mo para gamitin, huwag na lang. Sabi nga nung isang comment din, I'd rather buy na yung mga hindi kilalang brand, like ibang brand, pero yung quality okay. Kaysa bumili ka ng fake, tinangkilik mo na yung peke, tapos, pag may nangyari sa'yo. Yung mga kaibigan pala natin, kasi ito, sa mga, ano to eh, helmet group, ng iba't ibang brand ng helmet, doon ko sila kinuha. So, usually, mga nag-post nito, mga admins, mga sellers din. So, kumbaga, kung tatanungin nyo naman yung source, talaga namang pinag-aralan din nila. Saka matagal na sila sa larangan ng helmet. Kaya, yun. So, next natin, meron tayo dito yung comparison ng fake at original. Ayan, makikita nyo sa picture, yung pag tinanggal nyo yung mga pads ng helmet natin, walang mga butas. So, makikita nyo sa urig. Yun, balaga may ventilation.
Kasi, ayun, kukuha ako ng sample na helmet. Kasi, ibang sa fake, mga boss, yung may ventilation nga sila, pero, pag chinek mo sa ilalim, kagaya nito, di ba, may ventilation to. Pag chinek mo yung ilalim yan, sa original, makikita nyo sa picture, meron siya mga butas. Kasi, sa fake, eh, kumbaga parang, may ventilation na nalagay na ganyan, pero wala naman palang purpose. Kumbaga talagang design lang talaga. Tapos, yung tinatawag na sa may cheek pad din, makikita nyo rin sa peke, yung ginamit na, anong tawag dito sa anong to? May tawag dito eh. Bali sa original, makikita nyo rin yung velcro niya. Yung sa peke, yung velcro niya, talagang makikita nyo, fake na fake talaga. Kumbaga hindi tatagal yung velcro niya. Kumbaga, yung quality ng velcro niya doon pa lang makikita nyo. Palpak na. Yun. So, yun din yung, pag bumili kayo ng helmet, pwede nyo i-check yun. Tanggal mo yung pads, tapos i-check nyo yung velcro. Tapos, alin pa ba dito? Ayun, dito sa may cheek pad niya din, makikita nyo rin po sa tahi eh, yung pagkakatahi. Kasi lahat naman ng clue para malaman yung peke is yun, hindi tatanggal yung mga pads nila. Tapos, syempre yung sa kanila yung ganito, ano lang din, design lang din. Sa atin, syempre dahil original, meron siyang ano, slider. Kumbaga pwede mong open, close, ganun. Kumbaga syempre yung mga nanggagaya kasi wala naman silang pakialam kung may purpose yung helmet na inaano nila eh. Basta sila, kita nila ang mukha, pwede na yon. So yung mga ganung klase ng details, doon yun na makikita yung pagkakaiba talaga ng peke at original. Kasi marami rin akong nakikita sa post. Ito nakita ko sa Lazada, ito nakita ko sa Shopee. Ang isa rin ng ano ko diyan, findings ko diyan, maaring yung mga nagbebenta doon sa Shopee, Lazada is gumagamit talaga ng original na helmet. Tapos kasi wala pa nagda-try eh. Kasi siyempre manggagawa mag-assemble ng pera 18,000 for the pista. Tapos peke, di ba? Yun. So nakakatawa talaga, kaya siguro wala rin nag-a-attempt kasi nga, napakamahal nun para sa fake. Tapos pagka dumating sa'yo, ibang-iba talaga. So, wala pa nag-a-attempt bumili. Kahit ako yung bumili kasi masasayang lang din ng pera eh. Pero based na lang doon sa mga pinapakita nila, based sa packaging, yan. Kita-kita naman talaga sa yung sa detail pa lang ng helmet, sa pintura pa lang, meron pang isa. Nagpa-legit check siya. Yung bulega, sabi nga ng isang legit na seller din. Parang may lokemi yung unggoy ah. So yun, sa kulay pa lang boss, talagang makikita nyo na yung bagay iba ng original sa outfit. Tapos, yun nga, bumili din kayo sa mga legit na seller. Marami naman legit na seller eh. One way din, para malaman nyo na legit yun, syempre. Siyempre, dami na rin bumili dyan. Or pwede nyo rin pa-legit check kung talagang diskumpiado kayo. Tanongin nyo yung pangalan dun sa group kung kilala nila. May magbabouch at magbabouch din naman dyan. Kahit na sabihin pa natin. Kasi siyempre, give chance din tayo sa mga mga bago pa yan. Siyempre, isa dalawa. Pero ang isa pa yung ano din dun, may scam. Kasi meron din akong isang kaibigan. Kumbaga naging friends ko na lang din kasi siya kasi nag-post siya sa Facebook na scam nga daw siya, 3,000 pesos ganun. Kumbaga, hiningang kagad siya ng seller ng pera. Tapos hindi na pinadala yung item. Yun, so mag-iingat din kayo doon. Kung talagang hindi kayo sigurado, ako usually sinasabi ko kahit naman ang dami ko ng benta, ang preferred ko pa din talaga is cash and pick up. Cash and pick up yun. Para sa hindi pa nakakaalam, kasi minsan, sasabihin ko din yan sa buyer ko eh. Boss, cash on pickup tayo. So meaning nun, ipapadala ko sa inyo yung helmet, pero ang bayad nyo po is sa LBC na.
So, mas safe pa rin, di ba? Kumbaga, kahit sabihin na trafficked ako, tapos gusto nila magbayad na ng pool sa akin, eh sa akin naman, syempre, mas okay pa rin na nakuha mo yung item, saka ka maglalabas ng pera. So, yun, ganun sa akin. Usually, naghingi din naman ako yung, kumbaga, pandagdag lang sa pang shipping. So, yun din. Kaya minsan, hindi lang iniiwasan natin yung kawawa din naman yung mga online sellers. Siyempre, manunuha na, tapos hindi kinukuha, diba? So, dapat, ako, talagang minsan, nag-aas na lang din ako para kung di mo makuha man, nagkaroon ka ng problema sa pera, eh, at least, yung pang shipping, eh, kahit pa paano, medyo hindi na ganun kapigat. Ayan. So, bali, eto boss, compilation na rin to ng ano, fake at original. So, ilalagay na natin sa isang kagaya to, isang video. Para pag, ano, kita nyo kaagad. Ayun nga, diniscuss din dito yung padding ng ano, kitang-kita din talaga yung material na ginamit sa ano, sa pad liner. Talagang ano eh. Kitang-kita yung pick, talagang walang quality. Sa tahi, ganun. Talagang makikitang-kita mo rin talaga, boss. Kaya lang, syempre, huli mo na mapapind out yan pag nandiyan na sa'yo yung item. So, nagbayad ka na rin. So, parang natulungan. Mayroon pa isa nag-comment dito. Kasi may nag-post eh. Good PM, tanong ko lang ba paano malalaman kung fake ang AGB helmet? Konting tips po sana para sa mga expert po dyan. Salamat po. So, talagang marami pa rin nagtatanong kasi sino ba naman yung gustong makabili ng fake? Ayun. Dito may nag-comment. Search mo sa YouTube. May mga ganun. Tapos may ano din nag-PM ko sa inyo, sir. Kumbaga, parang nagtataka din ako bakit hindi na lang i-reveal, di ba? Ito, i-reveal na natin. Pagka may nagtanong, i-send ko na lang itong video na ito para nakakatulong tayo. Bakit mura sa Shopee, mga paps? Ayan. Galing. In-screenshot niya talaga. Ang Mugello, 3950 lang. K5, 38 lang. Ano ba bang binilalagay niya dito? Pista, 7,000. Mga limited edition to, ah. Tingnan niyo na lang yung picture, boss. Talagang magugulat kayo sa price niya. Ayun, mayroon na namang tanong. Eto, kailan lang to? Legit po kaya sa Shopee? Looking po ako, same picture, carbon fiber, pista. Pero after niya malaman yung mga presyo ng pista, parang tingin ko nagbago ang isip nito eh. Kasi sabi sa comment, ayan, may 64,500 member dito sa group natin na marami rin alam din talaga sa helmet kagaya nito. Sabi niya, mahal yan para sa peke, ganyan. 100% bumili ka ng original, medyo na mas mababang model kaysa ganyang fake, useless, madaming magandang klase at ibang brand. So ayun mga boss, siguro tapusin ko na rin. Siguro na-share natin lahat kasi nandiyan na naman totally lahat talaga ng yung information na nakalap natin. Kumbaga, Winston, pwede mo i-pabouch or i-ask sa group para malaman mo kung original yung mabibili mo. Second, first is bumili ka sa trusted seller, ipabouch mo, ganun. Second is yung nga yung mga pinakita natin na mga pagkakaiba-iba, at least may idea na kayo, di ba? Kung paano. Tapos, syempre nga, yung price talaga, kasi carbon sa Lazada, 7,000. Grabe naman yun. Diba? Kumbaga, pag ganyang high-end na brand, tas carbon, talagang medyo mataas yung price. Kasi nga, napakagaang at napakatibay talaga. Tapos, ayun. Kung gusto nyo ng original helmet, i-PM nyo lang ako. Maraming salamat ulit sa mga nagsusubscribe at nagla-like ng mga videos ko. Sana nakakatulong tayo. Tapos, kung napanood nyo naman yung video, kung may gusto kayong comment o suggestion, i-comment nyo na rin para nag-improve ba yung ano natin, yung content natin. Pwede natin dagdagan, pwede natin bawasan, or alam nyo yun, di ba? So, mga boss, maraming salamat ulit. See you sa aking susunod na vlog. Bang, 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 bang,